PSG. Ooh. What? Huh? What? Wait. Ano yung Jungle Cho dito? Na ba to? Ito Jungle na ba yun? Jungle Cho! OMG! Ito wow. na ba ang debut ng Jungle Cho? Wow, excited Ay, talaga ako sa laban na to. Dito na magkakaalaman for our game number 2, Blacklist versus RSG. Parang nakikita ko nga yung, ano, no, yung logic, Chantel, ng sinabi mo na parang pakito nga lang din to. Single target ka lang yung crowd control niya on the ultimate. Pero in terms of mobility and yung damage, kaya niya rin naman mag-deal eh. Oh, almost the same. Continuous yung magiging pokes niya. And interesting para sa dalawa nating hindi ako sanay na nakakakita ng naka-Demon Slayer na Cho. Okay. Anyway. Tsaka naka-retry. Diba? Iba! Si Haji gusto manggulo, pero siya ngayon ang makukuha ng kill ng RSG for the first blood. Pero si Kivir gusto rin mag-knockaw mula dito sa other side, a secure with the help of that retry. Ngayon yung RSG parang nilalaro lang nila kung paano yung playstyle nila from game 1. Kumbaga for RSG, they are known now as one of the most aggressive teams sa ating laban. Nakita naman natin yun agad kanina. Naramdaman nila na meron kung pupunta at mag-face check for the side of Blacklist International. Meron din naman silang additional crowd control as to why they're forcing somehow Blacklist International na mag-suppress sa specific lane. Imagine for Oheb, ang dami niyang kailangan iisipin. Meron pa nga Mathilda na pwedeng pumasok or mag-bitaw ng mga wisp and napakasakit ng damage ng isang Mathilda at early part of the game. Pwedeng-pwede lang nilang guluhin eh. Kaya nga, talagang si Dexter todo alaga eh. Todo alaga siya kay Oheb. Pero, yun nga, yung Cho na jungle, parang sobrang nakaagulat siya. Naka-encounter na ba kayo nito, Chantel Wolf? Hindi pa. Hindi pa. If ever may maka-encounter, ako ang gagamit. Ikaw gagamit? Oo. Detesting mo si Jungler Cho. Jungler Cho, no? Ikaw yung bubuhat, ikaw din yung sisipa. Aliyok sa sarili ang mangyayari dito. Hindi na ipapasa ng kakampi. But now, RSG, sila ngayon ang magsisimula ng turtle. Malayo-layo. Si Kevier, Demon Slayer din, ha? Parang nakaagulat ka talaga. But now, on the gold lane, doon nagpo-focus yung both teams. Dalawang roamer nakatambay lang. Andito na si Light for the assist, guiding wind. Gusto nilang pasukin. Ang sakit ng mga bala ni Eman. Pero andito si Kevier. Gusto niyang tumulong. Gusto atang mag-tag. Pero atras lang din kaagad-agad. Uy, si Aqua. Ooh! Payong kapatid. Gabihin from Aqua. Op, op. Hindi na pinagbigyan si Dexter. Pero Oheb will stay alive. Haji ngayon sumasama na rin sa ikot. Kailangan lang protektan yung ganun. Parang hindi nila in-expect eh. Kailangan mag-ingat ni Oheb. Super low na siya dito ah. Oo, baka biglang may dumaan. Kumaga for the side of RSG. And RSG right now, ang pinaka nagiging playstyle nila is as long as merong iikot sila sa specific lane, gusto nila na merong makuha kahit makakatlaman lang ng minion, makakuha ng kill. So parang hindi nagiging sayang yung kanilang rotation on that one. But Blacklist International, the good thing is that hindi pa sila talaga na force in a way na ma-delay in terms of clearing the minion wave. Sama-sama lang ang nagiging trabaho. But now, Nats ang gustong bisitahin ng Blacklist on the XP lane. And mapipilitan siyang umuwi. Possible delay. Pero yung RSG parang lagi sila nakafocus lang dun sa bayban ng itaas. Dun sila sa gold lane. Maganda dito sa isang Lancelot. I think mas mabilis pa rin siya mag-farm kumpara sa isang Cho. Ang hirap kasi din mga person. In fairness with Kevier, comparably dun sa game number 1, eh, mo nakapag-farm siya na mas matino sa ngayon. Looking at the raw idea itong Lancelot, syempre mataas yung kanyang burst down. Kaso kailangan niya mag-ingat kasi pwede siyang masipa ni Demon Cat if ever nga makipag-1v1. Pag-duel. So, itong Cho na to, huwag niyong expect na siya yung taga-initiate ng fight kasi wala siyang flicker. More like siya yung killer kapag nagkaroon na ka ng labanan. Baka nga hindi niya palayuin ng sobrang wave na dragon eh. Pagkasipa niya, alam mo yung sipa ulit. Yung double tap na agad para hindi mapalayo kasi isasakto din dito ng RSG or isasakto din ng Demon Kite with the help of his teammates para if ever man na mag-dive dito or mag-retaliate ng Blacklist International, kaya-kaya nila. Killer Cho talaga. Kaso nga lang may knock-up dito. Kailangan nilang bumawi at umatras at dumistansya. Blacklist, after securing the turtle, out na sila. Disiplina for Blacklist na kahit lugi nga sila in terms of the kills, hindi nagkakalayo gaano yung gold. Definitely for our teams, ang kinagandahan dito, particularly for Blacklist International, kasi nakadalawang kills dito yung kanilang kalaban, but at the same time, yung mga mas malalaking objective, which is nakuha pa ni Oheb, ay naging sakto para sa kanila. And another
good thing for Blacklist, since si Demon kahit dito as much as possible, gusto mo muna magkaroon ng mga items. Hindi pa ganun katas yung possible niya na damage. Anytime soon, pwedeng umikot, kumbaga, yung si Kevier to somehow go for a kill and secure points para sa kanilang team. Our junglers are just taking their time. Kumbaga lahat, kinukuha lang nila ng pwede nilang kunin, pero hindi pa sila nagde-decide na kumuha ng kills or go in for the ganks. Pero ngayon, magkikita yung dalawang junglers, maghahabulan yung dalawang madulas na mga heroes, but now, gold lane ang ating focus. Oheb, nakakaramdam, wala siyang bulletproof vest ngayon, wala yung Uranus na gamit ni Edward, magkala yung agwat. Pero ngayon, Demon Kite, paikot-ikot lang sa mapa. Same with Kevier. Hindi pa gaano mangyayari yung mga duels. So, yung RSG and Blacklist ngayon, probably mga maya-maya pa tayo makakita ng mga laban talaga na full on eh. Oo, oh, mamaya pa talaga para sa... Uy, no, no! Uy, op! Edward! Dito yung backup. Na-force niya dito na walang purple buff. Pero mukhang may split-split. Hindi siya muna sisipa. So si Kevier nagdadalawang isip kung papasukin niya nga ba. Pero napakasakit na ng damage ni Haji. Ito rin yung burst na sinasabi natin. May payong coming in from Aqua. Atras muna pero mukhang hampas na. Demonic force after demonic force. Pero si Kevier, ang ganda lang din ang timing for that evade. Haji ngayon, sila na lang ang magkikita. Pero magkalayo muna. Blacklist and RSG. Ganitong mga laban na medyo... hindi pa ganun kadami yung mga miyembro na nakikita natin. Parang hindi pa gaanong random eh. Nakikita mo pa yung mga micro na pang-outplay. Oo. Oh, kahit nga yung Thorn Rose kanina doon ni Kevier, napakaganda para hindi na makahabol pa sa kanya yung Demonic Force dito ng ni Nats. And at the same time, during that last almost team fight for Demon Kite, doon natin nakita yung somehow downside nung kanyang show. Kasi pag pumasok siya at hindi sila makasecure ng kill, pwede na agad mag-burst dito si Haji. Babawi. Oo. Kumbaga retaliation for the side of Blacklist. Ayan, nakakalamang yung Blacklist because of that day or they are able to get two turtles. Napakaganda na nito para sa Blacklist squad kasi si Oheb din nakapag-farm din. Edward is having a good time. Lamang lang ng konti dito si Eman over Oheb. Pero si Kevier, malaki na yung distansya na gawa over Demon Kite. He is 4.6k, Demon Kite is 3.8k. So halos 1,000 yung lamang dito ni Kevier. Definitely something Blacklist International will be happy about. Objectives-wise, lamang talaga yung side ng Blacklist dahil nga sa kanilang jungler na isang Lancelot. Well, yung Cho, nakikita natin yung struggle ng Demon Kite eh. Na talagang hindi siya ganito maglaro kung ibang hero yung dala-dala niya. Pero definitely, nakikita natin na nag-a-adjust pa rin naman yung mga teammates niya na lagi siyang sinasamahan yung mga bush na pwede munang i-check, pinupuntahan nila. Pero ngayon, ginagamit lang ni Oheb yung sniper to his advantage na nagpo-push siya kahit walang minions. Possible for RSG, as much as possible, kailangan ma-maximize na rin dito ni Light yung kanyang pull yourself together kasi mabilis naman siya magre-respond para sila mag-set up ng play. But speaking of Light, siya yung nasa-set upan dito. So some RSG, nawala yung aggressiveness na binabanggit natin kanina. Inaantay nila kung saan nila pwedeng magkaroon, kung saan sila magkaroon ng pwedeng ambush play against Blacklist. But Blacklist International, they are punishing the idea of RSG na kalmado lang muna. Surely ma-ubush na yung mid, gamit yung sniper ni Oheb. Ganda. Kasi hindi sila maka-initiate dito. Ah. Nahanap natin kasi yung Circling Eagle tapos Guiding Wind kasama yung Cho. Hindi pa nag-initiate. Hindi pa sumusugal yung RSG. Alam nilang kailangan munang umatras. And now, ginagamit lang nila si Oheb na parang on to the next eh. Pag nakabasag ng Tore, doon naman tayo sa baba. And ganun yung ginagawa ng Blacklist, which is more effective than doon sa pinapakitang galawan ng RSG. But now that the Lord is up, possible na doon mamuo yung mga positions ng mga players. Pero mukhang nag-aabangan lang muna sila kung kailan nga ba talaga yung tamang opportunity na pagpasok. But sa ngayon, Chantel Wolf, parang makikita natin na yung direksyon ng RSG, gusto nilang lumaban pero hindi nila matimingan. Yeah, definitely napakahirap kasi may, kumbaga, ang daming kailangan i-consider dito. Yung mga heroes or specifically Demon Kite is more on the melee type. So, kapag ka pumasok siya, kailangan niya muna i-consider kung masisecure ba niya yung kill kasi if not, it will be a turnaround kill for the side of Blacklist International. And what's crucial about that is yung ibang lanes nila, pwede kasing, kumbaga, ma-split po siya ng Blacklist and sila din... ang isa pa lang inasisira nilang Tore. So, hindi pa ganon kalawak yung farm or even the items. And
information against Blacklist. Mapapansin natin sa RC, ayun, sabi ko ba lang, hindi pa nagagamit yung Way of the Dragon kasi naka-cancel agad. Oo, lagi siya natatimingan. Tapos nasa bunutan pa ng grab-grab, pero mukhang kailangan niya munang papasukin. Pero andito na yung laban, na knock-up, pero mukhang dadak-dak. Kaso nga lang hindi enough yung Demonic Force, pero babawi na ang Blacklist. Gusto nilang humabol. Sniper coming in from Oheb, the Filipino Sniper is here. Gustong humabol yung Demon kahit ng bawi, pero hindi aabot ang kanyang sipa. So now Blacklist has the choice to go in for the Lord. Again, Blacklist International, they are maximizing kung ano may nakita nilang loophole in terms of RSG's lineup. At yun ang i-force na pumasok ang kanilang team. Isang mabilis na pagkuha ng Lord and Kevier, suabe na movements ngayon. Even Haji on the support burst damage against RSG, mas naging mahirap ngayon para sa RSG na basta na lang gumawa ng biglang play. Yep. You see the replay na sinipan ni Demon Kite si Edward, pero si Edward sakto yung animation with the split-split. Tapos nag-grab niya agad doon si Demon Kite, making it parang na-isolation play nila. Unfortunately for Nuts, hindi pa siya makunat laban sa tatlong miyembro ng Blacklist International at kahit nakatalon siya gamit yung kanyang ultimate, it wasn't enough. And now, lamang na ulit ang Blacklist International. They will make use of the Lord at magsasama-sama na ang mga members ng Blacklist at mukhang pwede nilang pasukin to. And here comes the split-split coming from Edward. Si Light dito nahihirapan na at kailangan niyang umatras, pero dito na si Nats. Gusto pumunta sa may bag na frontline, pero dito rin iikot si Aqua. Meron dito payo kapatid. Demon Kite nakaabang, anaka, pero may Kevier lang. Si Edward ay hindi niya na mahahabol, pero yung payo ni Aqua ang kukuha ngayon. Mamba out na ang Blacklist right after na makuha nila yung Torres sa gitna. Ang ganda nung nagiging laban. Oo, kumbaga ang ganda din nung naging mindset during the decision making rather ni Aqua. Imagine, ginamit pa niya yung flicker niya just to secure a kill against Edward. And for RSG, nanggaling sila sa may bandang likod para merong surprise play somehow, pero hindi magpapatinag ang Blacklist. Bawi ng kill, Circling Eagle, dahil alam niya na mahuhuli na din siya. Ngayon si Demon Kite, hindi makalapit dahil dun sa Lilia. Talagang merong distansya na binubuo yung Blacklist. Nasa, parang sinasabi ng Blacklist dito sa RSG na bawal kayong lumapit dito sa mga squishy heroes namin. Oo, iba ngayon yung pinapakita ng Blacklist na napaka-solid ng kanilang positioning. Lalong-lalo na kay Haji, yung positioning ng kanyang mga binibitaw dito na glooms against the side of RSG. Kaya yung RSG, hindi sila madire-diretso. Kanina si Demon Kite, diba? Gusto niya pumasok. Kaso, yung Blacklist, ito yung overtime with the damage. At mukhang si Dexter ay mabubuhay pa rin. Kahit na napasa niya na sa kanyang mga kampe, si Nuts pa ngayon, ang delikado ha, punta ng Phantom Execution, pero babalik lang din. Duck-duck after duck-duck. Pero mayroon pang extra shield. Kaso nga lang tatamaan ng mga bala ni Oheb na daladala. Pero si Edward andun na sa may bandang gitna. Kaso nga lang, bigla na lang nawala. Bawi na ng Blacklist to. Kompleto sila. Kulang ang RSG. Meron silang minions. Pero okay, si Light, nararamdaman talaga yung mga sniper shots ni Oheb. And we can see na yung RSG hindi na ganun yung kanilang playstyle na pinapakita compared to game number one. Even for Nats, hindi na siya ganun ka-tanky of a player and hero for RSG. Grabe yung bitaw ng damage dito ni Oheb. Imagine, ilang hits lang yun, nangalahati agad yung buhay. Even the sniper, yung sniper shot ni Oheb kanina, kalahati yung naging buhay, or more than kalahati yung nabawas dun sa buhay ni Aqua. Yep. Nakita natin na yung Blacklist, pag nag-focus talaga sila sa isang hero, sobrang bilis nilang magtunaw. They're able to get the Lord as well. Ngayon si Light makapasama. Edward na naman, pwede siyang sumakay ulit. Ang ganda ng mga sakay niya kanina. Lagi niya lang talaga, pag may nasabunutan siya, alam niya na nakaka-provide na siya ng space for his teammates eh. Hindi na ngayon nag-i-initiate yung RSG pag nagawa na yung grab-grab. And with that Lord take, possible na makabasag sila ng inhibitor turrets if itutuloy nila. So for RSG, sa tingin niyo, what's the plan? I think kuha sila ng pick-off gamit yung kanilang Kagura sa may backlines, and then utilize itong si Demon Kite pang kuha ng isolation play. At syempre si Nats, kailangan pa niyang magpakunat. Ang lambot niya dito. Oo, sakit eh. I think naka-dominance at Oracle pa lang siya, so wala siyang antikiras para tankihin yung damage output ni Oheb pati nitong si Kevier. Kumbaga nakita agad natin yung damage kanina ni Oheb kay Nats. Although for Nats, sabi niya kasi somehow hindi na siya makakaalis doon. So, magkocontinue na lang siya magde-demonic force against the players of Blacklist International. Pwede din RSG
As much as possible, dapat maging combo yung demonic force ni Nats and at the same time yung ninyang overturn ni Aqua. Oy! Nakaabang si Demon Kite pero mukhang imbes siya na yung mang surprise. Siya pa yung nagulat. Merong surprise ang dalang blacklist at si Demon Kite hindi na makakabalik pa sa kanyang base. Apat na miyembro ang natitira at pilit dumidepensa while yung blacklist excited na silang tapusin to si Oheb tuloy sa pagbasag ng tore. Papasok ko si Edward. Here comes the initiation. May minion. Split. Gusto niyong manabunot pero mukhang may onward knock-up pa. Nandito si Kevier for the follow-up. Babasag sila dito pero mukhang papalag din ang RSG pero in-out lang. Kuha ng HP sa base. May minion silang i-clear. Ngayon paparating na yung minion wave sa mid. But here comes another sniper shot. Ito na yung iniintay ng blacklist. Killing spree. And there you have it. Meron tayong game number 3, a win for Blacklist. The new code has been uploaded by Blacklist International from the draft, rotation, and all. Saktong-sakto for them